Ayun, what's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction na ulit tayo tungkol sa bagyong paeng at ito, yung nagtatanong. Tinatanong niya po dito patungkol po sa pabahay ni Pangulong Marcos Jr. Basahin natin yung kanilang mga komento dito ha, sa ating vlog na to. Paano po ba, sabi ni Jackson Bagain, paano po ba magpa-receive idol? At sabi naman ni Melanie Arboleda, paano po maka-avail? Sabi naman ni Nora Valderrama, sana maging successful ang proyekto ng pamahalaan natin. At ito naman si Briner Colliera, sana talagang mga taong walang kayang mangupahan ang makinabang sa housing project na yan ni PBBM Sir Roman. Kasi po, noong may pinagawang Bliss housing project si Madam Imelda Marcos sa Port Bonifacio, mga nakatira, puro mga opisyal na mga sundalo. Eh, Port Bonifacio po kasi, kaya mga sundalo talaga pabahay, pero opisyal pala. Eh ngayon, ang mahal na ng upa dyan sa port. Eh kasi Port Bonifacio, alam ko Port Bonifacio para sa mga sundalo po yan. Yung squatter na dating nakatira sa lupang pinagtayuan ng housing project ay wala pong nakuha sa pabahay na yon. Sa Guadalupe po kami noon nakatira at 16 years old na ako, kaya alam ko po yon mga reklamo ng mga taong nakatira sa squatter. Have a blessed weekend po, Sir Roman. God bless us all. Ayan, salamat Judy Skyder. Oo, tama. Ganyan nga ang mangyayari. Ito naman si Pedela Tipol. Sir Roman, sana makasali ako dyan. Tagal ko na abroad, walang naipon, solo parent na lang. Sana maka-avail ako dyan. Yun na nga. At si Idol nga, ay sabi niya, pag siya ay nakalabas, ay pinapauwi na niya yung mga FFCI sa abroad. Ayun. At ito ang kasagutan. Pakinggan po natin itong kasagutan ni Calando Marquez ng president ng LTAP. Ano po yata ito? Mga drivers yata ito eh. LTOP. Hindi ko kabisado kung anong ibig sabihin ng president ng LTOP. At sinagot niya dito na parang makipag-ugnayan kayo sa inyong mga sa mayor. Ayan po. Ito po. Pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. Ito alam ko ito'y makakasagot sa inyong katanungan kung paano mag-avail sa pabahay ni PBBM. Siyempre, makipag-ugnayan kayo sa inyong mayor. Eh, siyempre, priority ang taga Marikina siguro. Pero alam ko, gagamitin daw ito sa mga squatter sa Metro Manila. Kaya, yung mga squatter sa mga estero na yan, yan ang mga priority. Pakinggan natin. Mayor natin na kaibigan, si Cesar Aresa ng Pagsanhan, tungkol dito sa pabahay. Okay. At saka kay Mayor Mercado dito sa San Pedro Laguna, at saka dito sa Taguig kay Mama Lani Caetano, dahil maluwag pa po yung kanilang C6, marami hong mga bakante pang lote na pwedeng mapagtayuan. Kaya tayo ho ay lumalapit sa ating mga mayors, dahil ang atin pong gusto po ay maisama tayo doon sa programa ng mga mayors, lalo na sa pabahay program. Kaya tayo po ay nagpapasalamat. Ayan po, narinig nyo po. Sana po maisama tayo ng mayor sa pabahay program. Ibig sabihin po, lumapit ko po kayo sa inyong mga mayor, dahil sila po ang namamahala sa inyong sasakupan. Kung kayo ay identified as a squatter o wala talagang bahay o cannot afford talaga, kaya sa mayor daw po kayo makipag-ugnayan. Tuloy pa natin. Salamat kay Secretary Acosar at saka kay Undersecretary Gary Di Guzman. Alam mo, ito si attorney, CPA lawyer kasi ito at napakagaling na undersecretary. Dating undersecretary ito ng DOTR. Siya naman ngayon ang pinaka-appointment undersecretary ni Secretary Acosar sa dito sa DSUD. Kaya nag-meeting na kami.
Nag-usap-usap na kung ano yung mga dapat gawin. Kaya tayo po, mga kababayan, ang ating ipinapayo sa ating mga drivers, mga lahat ng mga trabahador natin na walang pabahay, ay magmembro po kayo ng Pag-ibig Pan para po mapabilis po yung inyong pag-apply sa pabahay. Yung itsura ng pabahay, Karundo. Ayan, narinig nyo po. Ang sabi niya, mag-member po kayo ng Pag-ibig Pan para mapabilis po ang inyong pabahay. Ayan po. At siyempre, yan po ang kanyang parang advice na kailangan member kayo ng Pag-ibig. Kasi ibig, alam ko yung mga Pag-ibig na yan, may minimal din na binabayaran, kagaya ni si Isko. Hindi naman basta na lang ibigay sa'yo na wala ka man lang babayaran. Kasi yung iba, sabi nga ni Isko, pag hindi ka na makabayad, ibibigay sa iba. Yung parang nangungupahan lang ba? Yun po. Parang mangungupahan ka, pero magiging sa'yo na. Parang ganun. Kaya, importante yung membro daw kayo ng Pag-ibig. Yun. May siya sa baba? Kumpleto bawat... May siya sa taas, ha? Depende sa classification, pero doon sa aming rekomendasyon, individual na unit ay mayroong sariling CR. Yan ho yung aming rekomendasyon doon sa plano na hawak-hawak natin. Kaya dito ho sa pabahay, mga kababayan, ay sana nga ho ay matupad yung ating gusto na rekomendasyon, na proposal, na yung pong ating tinatawag na refinery doon sa ating araw-araw na dinideliver ay makita ng ating gobyerno, dahil napakalaki po ang ating volume na makukuha, lalo na po sa tinatawag na natural gas. Yung biomethane gas kasi sa Roli ay galing ho sa tao na yung araw natin na dinideliver na tinatawag na dumi, sorry po sa ating mga kung nag-almusal, yan ho ay napakalaki po ng bagay na maitayo ng refinery niyan, dahil apat na klase ang makukuha mo dyan. Una, biomethane gas. Pangalawa, propane gas. Pangatlo, compressed natural gas. Ito po yung acetylene. Yung naman sinasabi natin na propane gas, ito yung alternative ng gasolina. Tsaka tuloy lang natin ano yung bating pabahay na kakay dito kay Mayor Marcy. Eh talagang believe ka dito sa mag-asawa, dahil talaga saan ba na mga ilalagay yung pabahay sa Marikina? Actually, hindi ko pa nakita yung location, yung actual na location niya. Pero sabi naman nila, dyan na lang nasa sentro daw sa Marikina. Pero ang gusto kasi ng ating Pangulong BBM, hanggat maaari, Dangka, Marikina, huwag mangyari na yung lugar ng mga, lalo na sa mga probinsya, huwag yung mga pinagtataniman ng pagkain ang gamitin na pagpatayuan ng bahay. Kung maaari, basta malapit sa highway, national road, na accessible sa mga tao. Yun yung gusto. Nangyari sa mga subdivision na nauna, mga ano, palayan. Palayan ginawa. Tsaka dito ngayon sa ano, dahil nag-meeting kami ni Mama Marlene, yung CEO ng Pag-ibig Pan, marami silang mga property na yung mga hindi na accommodate, hindi pa nabenta na pabahay. Sabi namin, yun po ay binibenta na nila ngayon, na pwede nang patayuan ng high-rise. Depende sa location at saka ordinance ng mga syudad, mga bayan, mga probinsya. So kung yung 5-up lang na tawag na 5-story building, pwede yon. Dahil kasi ang aking unang rekomendasyon namin dito noon, pinag-aprubahan ng ating mga samahan dito sa Liga ng Transportasyon, ay kailangan natin yung mga lugar na
talagang accessible doon sa pagpunta, pag-uwi ng mga tao. Oh. Hindi yung sinabi, yung sabi nyo kanina, yung sinasabi mo eh. Hindi dito sa Maynila yung tao. Mangungupaan pa ng kwarto dito sa Manila. Pero yung pamilya niya, nando doon sa Laguna, nando doon sa Cavite. So, yun ho mga kababayan. Kaya hindi po successful. Kaya ang gusto ng ating Pangulong BBM, kung saan yung mga trabaho ng mga tao, doon natin ilapit at ilagay sa tamang tinataan tamay tawag na dyan doon ay yung tamang location. Iniisip ko yung mga bata. Pero yung mga bata. Zoning, yung zoning. Kailangan yung zoning makialam. Imbes na lalabas ng bahay para sa pag-aaral. Ando na lang sa kailangan eh. Doon na sa komunidad. Yeah. Wala pang ano, tawag doon. Sa kauna, gusto niyang lagyan ng livelihood program sa loob dahil yung mga imbis na pupunta maghanap ng katong itch, si Mrs., mag-livelihood na lang para makatulong sa pamilya. Iyon ho yung mga uunahin. Kaya itong ang listahan na nandito sa akin, paring Rolly, napakarami ito. Ano yan? Kaya ito yung mga listahan kung paano i-develop yung isang komunidad na lalagyan ng pabahay program. So, dito ho ay makikipag-ugnayan kami kaya panawagan ko sa sports mga center siguro. Sports center. Magkakaroon yun, yung sports center, yung magkaroon ng covered court. Yeah. At ito ho ay kasama lahat yan, built-in na tinatawag, ay hanggat maari, mayroon ng malaking komunidad na mayroon ng church doon sa loob. Kaya ito pong programa ng ating Pangulo na pabahay program na 1,000,000 pabahay sa 1 taon, dahil yun po yung kanyang vision na gagawin. At ito naman po ay pinagtutulong-tulungan na simula sa DILG sa local government, ay kinausap na. Kasama ho dito ang DILG dahil sila ho ang mag-identify, sila kasi yung nakakaalam kung saan ba yung mga government property sa kanilang lugar na pwedeng tayuan. Ganun ho. Sa Marikina pala eh. Unang 10,000, 10,000 units kagad ang inutos. Oo. Marami yun. May ilang building yun. Oo, komunidad talaga yun. Oo. Ganda. At saka yung mga lugar, halimbawa yung Baseco compound, napakaganda ho yung plano na gagawin ni Secretary Acosar dyan sa Baseco compound. Yan sa may BIR dito sa Quezon City. Yan sa may Payatas. Ang dami yung mga inallocate na ni Mayor Joy na magmumuwa. At masalamat naman sa ating Pangulo na ang bili niya ay huwag iwanan ang ating mga tsuper. Dahil karamihan ng mga tsuper. Ayan guys, nakita nyo ang mga location ng mga pabahay. Meron dyan sa Baseco, sa Maynila, meron din dyan sa Payatas, sa Quezon City. At ito nga yung binuksan lang ni Pangulong Marcos Jr., sa Marikina. Ayan po. Kaya makipag-ugnayan na lang po kayo sa inyong mga mayor, yung mga nagtatanong patungkol kung paano mag-apply ng pabahay. At nasabi nga kanina na kailangan maging membro kayo ng Pag-ibig. Yun po ang pinaka-basic na gagawin nyo muna. Kailangan meron kayong membership sa Pag-ibig. Yun ang kanyang nasabi kanina. Tuloy pa natin kung meron pa tayong mapupulot dito. Ay wala pang may turo ng mga driver's village. Nga yung sinasabi ko sa kanya noon, nung bago pa mag-eleksyon, na ang mga driver, mayroong kami, marami kaming village. Hindi village, village. Village ng creek. Kaya mga kababayan, yung pagbibiro natin sa ating Pangulo ay napakinggan naman niya na talagang kasama tayo sa transportasyon, kasama lahat. Ultimo yung mga sales lady, diba? Na mga pamilya, pwede ho silang mag-apply po dito. Ang siguraduhin nyo lang po mga kababayan ay magpamembro kayo ng Pag-ibig Fund. Yun, napakaliwanag at inulit. Ang mga drivers, ayan, sigurado yan, hindi makakabail ng bahay talaga yan na makakabili. Drivers at mga sales lady. Ayan, kasi ang makikita niyan, driver at sales lady, ay pang-araw-araw na lang na gastusin sa buhay. Kaya, kailangan talaga ng pabahay. Ayan na po ang kasagutan sa inyong mga tanong. Kailangan po, basic, mag-membro kayo ng Pag-ibig.
at makipag-ugnayan sa inyong mga mayor sa inyong nasasakupan. Ayan, maliwanag na po ang inyong mga katanungan patungkol sa pabahay ni Pangulong Marcos Jr. Ituloy pa natin, meron pa tayong mapupulot. Iyan ho, ang pinaka-the best. Dahil kasi, kaya naman gusto ni Presidente na yung mga government land ang paglagyan para mas mababa ang halaga. Yeah, Dahil yung government land, hindi nabibilihin ng mga mag-apply na bahay. Kundi ang bibilin lang yung bahay na lang na itinayo. Pero kasama doon sa agreement yung property na tinatawag. Mm-hmm. Teko na, mayroon tayong pakipag-unahin kay... Ayan guys, narinig niyo po ang mga kasagutan sa inyong katanungan patungkol sa pabahay ni Pangulong Marcos. Ayan, dito naman tayo sa current events ngayon patungkol sa nagaganap na bagyo at medyo naglaylo na raw ang bagyo. Pakinggan natin ang latest update sa bagyong Paeng. Na, 'di ba November 'yan, yung mga matitindi, 'yun yung mga kaya mag-ingat tayo dahil alam mo naman malapit na ang Pasko. Tama. So sana wag naman na wala na sanang magkaroon ng mga mabibigat na ganitong pag-ulan. Anyway, partner, meron tayong update ha. Ito isa rin sa mga matinding tinamaan din ng bagyong Paeng. Sitwasyon naman sa Pangasinan, kasama natin si Bianca Dava. Ayan, Pangasinan, malapit na dito sa La Union. Dani, Rica, hindi man nga direktang dinaanan ng bagyong Paeng itong Pangasinan ay ramdam pa rin ang pagsik nito dito sa probinsya. Simula kasi kagabi ay malakas na hangin at nasa katamtaman hanggang malakas na ulan ang dala nito dito sa Pangasinan. Kagabi pa nga lamang ay lumikas na ang nasa 50 pamilya sa barangay Kalmay sa Dagupan dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Sa kalapit na eskwelahan at simbahan muna nagpalipas ng gabi ang mga apektadong residente. Ang kwento nga nila sa amin ay inabot ng hanggang 20 ang lalim ng bahang pumasok sa kani-kanilang mga bahay. Bukod kasi sa high tide, pinalala pa ng walang tigil na pag-ulang dala ng bagyong Paeng ang baha. Bandang alas 5 ng madaling araw kanina ay bahagyang humupa ang baha kaya sinamantala ng ilang residente para matignan ang kondisyon ng kanilang mga bahay. May ibang nakapaghanda at agad na iangat ang kanilang mga gamit habang may iba naman na inabot at nasira ng baha ang kanilang mga ari-arian. Sa katabing barangay ng Caraul naman, hanggang tuhod pa rin ang baha. Pero mas malalim umano ito kagabi na inabot pa hanggang Bewang. Ilang bahay doon, ngayon ang lubog pa rin sa baha. Gayunpaman, ang sabi ng mga residente, sanay na sila sa ganitong klase ng baha. Madalas kasi, ganitong baha ang nararanasan nila kahit hindi man tag-ulan. Minsan nga gumagamit pa sila ng mga bangka para makaalis ng kanilang mga bahay. Ang tubig ay nanggagaling sa tabing ilog na umaapaw tuwing high tide. Samantala, kaninang madaling araw naman ay naitala ang gutter deep na pagbaha sa kahabaan ng Arellano Street at AB Fernandez Avenue sa Dagupan. Bianca. Dani, Rica, sa ngayon ay nandito kami sa Kalasyaw. Nandito kami ngayon sa Kalasyaw sa Pangasinan kung saan makulimlim ang kalangitan at ang nararanasan ngayon ay pabugso-bugsong pag-ulan. Sa ngayon ay nakataas ang yellow rainfall warning sa buong probinsya ng Pangasinan. Ibig sabihin ay posible pa rin ang mga landslide at ang mga pagbaha sa mga flood at landslide prone areas. Balik sa inyo. Mm-hmm. Tama, Bianca, kasi yung report kanina ng PAGASA sa huling nakapanayam namin doon, kasama siya no? At tuloy-tuloy pa rin daw iba sa Zambales, Bataan at Pangasinan. So, for now, we will expect that there are still more rains na maaasahan kayo dyan, di ba, Bianca? Mm-hmm. Tama, Dani. Kanina nga, siguro mga 15 minutes ago ay umuulan dito. Tapos ngayon naman ay tumila ito. So, pabugso-bugso yung pag-ulan talagang nararanasan dito, at least sa Kalasyaw at sa Dagupan. Kumusta naman yung pagdating ng mga relief goods, Bianca? Tuloy-tuloy naman yung mga natatanggap ng mga bakwit natin? Kanina nabisita natin ang mga evacuees doon nga sa paaralan sa may
Kalmay na barangay, no? At nakausap din namin kanina ang barangay chairwoman doon at sabi naman nila ay tuloy-tuloy naman ang pagbibigay nila ng pagkain at mga pangangailangan nitong mga evacuees. Kahapon ay nakapag-ikot din kami sa Dagupan at sa Kalasyaw at nakapipossession naman bukod sa mga equipment na kailangan para sa mga clearing operations at rescue operations ay nakapipossession din yung mga relief packs naman para sa mga possible evacuees. Mm-hmm. Last question lang, bago ka namin bitawan, Abianca, yung sitwasyon ng power at saka yung ano, yung signal problem, wala naman dyan nagiging problema at saka yung ano, kung passable ba yung mga kalye, yung mga gustong mga, kasi syempre, gustong humabol sa bakasyon, makakadaan ba sila dyan sa Pangasinan? So far, okay naman yung mga daanan dito papunta ng Pangasinan. Yung nabanggit ko kanina, yung A.B. Fernandez at yung Arellano, yun yung sa may Dagupan proper talaga, city proper. At mabilis namang humupa yung baha doon. At kanina, nung nandun kami kanina madaling araw, ay gutter deep yung baha. Kaya nadadaanan pa rin naman ng mga sasakyan. Okay. Okay, maraming salamat. Danny, doon pala sa unang tanong mo kanina tungkol sa power. So far, okay naman. May kuryente naman dito at okay naman ang signal ng mga communication lines. That's good. Yan. Good news coming from Pampanga, Pangasinan, no? Yeah. Maraming salamat, Bianca Dava. At magtutungo naman tayo ng bato at lupa. Kaya rerouting muna ang ipinatupad sa mga bukot pa ang lupa. Ilan sa mga kapitbahay ng mga apektado ay hindi din nagsitulugan sa kanilang bahay kagabi dahil sa takot. Ngayong araw, inaasahan na bibisita ang Mines and Geosciences Bureau sa lugar upang pag-aralan ang nangyari sa Barangay Busay. May 12 pamilya naman ang inilikas dahil sa insidente at pansamantalang nasa gym ng barangay. Kagad naman nilang binigyan ng tubig, pagkain at iba pang pangangailangan. May ibang landslide. Ayan po, yung Barangay Busay dito sa Cebu po yan, ha? Yung landslide po dyan. Ha? Yan po yun. Ha? Yung mga bahay talaga, buong bahay ang bumagsak po dyan sa Barangay Busay sa Cebu po yan. Barangay Busay, Cebu City. Kahapon po yan. Ayan po. Ang nangyari dyan. Sabi, fortunately, the occupants of the 6 houses have evacuated before the landslide happened. Ayun naman pala. Nakaalis naman. The families living there were already evacuated 2 weeks ago because of a landslide that happened nearby. Ah, may landslide na pala. At saka sabi nga, ay talagang nalaman na talagang may paggalaw na yung lupa. Said Harold Alcontin, Chief of the Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayan, a video of the actual landslide had circulated on social media. O nga, yun na nga, may yung video na talagang buong bahay ay linamon o bumagsak sa landslide. Yan ang mahirap kasi pagka yung nasa bundok na mga yung tawag nito, yung mga yungib-yungib o yung tawagin namin ay bangin-bangin na deras sa Ilocano. Siyempre mahirap po talaga yan. Maliban na lang kung yung pinagtayuan mo ay talagang bato. Yun talaga yung matigas na bato. Yun ang matibay. Pero kung lupa po yan, ay may landslide po talaga. Hindi mo alam ang movement sa ilalim, lalo may mga earthquake. Yun po ang risk dyan. Even before the incident, ito, the area was already declared hazardous due to continuous soil movement. Alcontin said, yun, meron na pala talagang, na-declare na pala na talagang delikado yung lugar na yan dahil sa patuloy na paggalaw ng lupa. The constant soil movement and the non-stop rain in the past few days may have triggered the landslide. Yun, baka ganun din yung nangyari doon po sa ano, sa Maguindanao na marami ring namatay sa landslide doon. Yun, umabot na yata ng 60 plus. Ay, parang nakita ko yata kanina, 140 na daw yata po. At ang kabuuan ng namatay doon, naku po. Ayan po, ang ating ulat ngayong araw
ng linggo sa kalamidad na nangyayari dito sa atin. Ayan po yung pinapakita natin na talaga ng ito po yung sinasabi natin na landslide, yung ayan yung mga dikit-dikit na bahay na yan, no? Gumuho po yan. Ito yung unang nasa video. Slide din sa Sitio Kasipitan, Valencia, sa bayan ng Alegria sa Southern Cebu. Nangyari ito kagabi at kaagad na kinordon ang lugar. Sa ngayon, hindi madadaanan ang kalye dito dahil sa mga bato at lupa. Kaya rerouting na pinatupad sa mga motorista. Ay, sayang, gandang bahay. Mamaya ay simula ang clearing operation sa lugar. Wala ding nasaktan o natamaan sa insidente. Samantala, dahil wala ng tropical cyclone signal warning sa Central Visayas, balik na sa normal ang operasyon. Ang lahat ay, mga landslide dito. Nagbigay na ng abiso ang Philippine Coast Guard na makakalayag na ngayong araw ang mga barko at fast craft matapos ang halos dalawang araw na pagkasuspindi nito. Pero para lang ito sa mga biyahe sa Visayas at Mindanao na seaboard dahil may mga lugar pa sa Luzon na nakataas ang tropical cyclone signal warning. Makikita na nagsisiksikan na ang mga tao sa passenger terminal. Kawawa naman yung bahay na to. Ang gandang bahay. Pero talagang yung sa ilalim yan, no? Wasak talaga, dumapa. Pwede pa rin tirahan naman dun sa second floor, pero alangan namang titira mo pa yan. Kung talagang nakadelikado na rin yan, baka gumuho na rin yan. Ibig sabihin, mahina yung pundasyon sa ilalim, kaya bumigay. Hindi kinaya. Yung mga under design, kung tawagin yung mga ganyan. Hindi nga kinaya yung bangin yata ito, nandun siya sa gilid. Ito, makikita mo yan, yung bundok na yan . Bundok na yan, parang ito, tingnan mo yung meron siyang parang deras, bangin na yan. Kaya bumigay na ganyan. Kasi bumigay nga yung lupa. Yan ang mahirap, yung titira ka dyan sa gilid ng bundok na may river sa ilalim. Yan po ang mangyayari yan. Kasi ikokorod niya talaga yan. May tendency na lumawak yung river. Yun po. Kaya napakahirap po yung mga ganyang sitwasyon. Ayan guys, medyo mahaba-haba na ang ating video, kaya konting shoutout na tayo dito sa inyong mga comments, siyempre, para naman may shoutout yung mga nagko-comment dito sa ating vlog. Ayan. Dito tayo kay Samtown, FLM, SWB999, God is my shield. Hello, Kuya, more power. Ay, salamat, Samtown. At si Judy Scudder, PBBM, parang sunod-sunuran sa asawa niyang Attorney Lisa, OMG, mga dating kalaban, dilawan, binibigyan ng posisyon sa Malacanang mga oligarchs, hindi makakabangon ang bansa natin, Sir Roman. Kawawa yung mga taong nasa laylayan, umaasa na pag si BBBM ang magiging presidente ay mababago na ang buhay ng mga Pilipinong mahihirap. Yan na nga yung sinasabi ko. Magagawa niya kaya? Yan na nga ang sinasabi ko. Tingnan natin. Sabi nga ni Henry, after 6 years pa lang natin mararamdaman. Ayan naman. Mirna Tria, Ricarse, tumigil ka. Nga, Maharlika, ano bag ginagawa mo dyan? Matulog ka na lang, sino ka ba, bruha? Hindi, si Maharlika po ay siyempre, hindi na lang magmamaang-maangan kasi may nakikita po siyang pagkakamali na. Ilang buwan na, apat na buwan na po, 120 days na po. Ang pangulo, dapat marami nang nagagawa. May impact na, ika nga. Pero imbes na maganda yung nakikita nating paggalaw, ay hindi po maganda. Kaya nababatikos. Ganun lang po yun. Huwag po tayong maging bulag sa katotohanan. Bagaman magmamasid tayo.
kung ano ang mga nangyayari. Lino Alcantara, para yatang walang disiplina sa pamamalakad sa Malacanang. Yun na nga, sabi ni Lino Alcantara. Amelita Espera, para wala ng gulo, tanggalin na dyan si Taning at Tuning dyan sa palasyo at wala silang karapatan mangyalam dyan. Wala naman siguro silang ano, hindi naman yan, vloggers lang, bakit kikinggan ba nila? Ang ginagawa lang ni Taning at Tuning, yung sinasabi ko, sinasabi lang, kumbaga, ine-expose lang nila yung mga ayaw ng Malacanang. Ang matindi doon, kung sino yung nag-uutos na ayaw nila yung tao na yun. Yun yung matindi doon. Walang kasalanan, para sa akin, walang kasalanan si Katunying at saka si Thinking Pinoy. Leonora Hige Hayagan, sige lang Sir Roman, dito lang ako, nakikinig lagi ng vlog mo at vlog ng ating mahal na Reyna Queen Ellen Elizabeth, ba? Si Leonora Hijihayagan, may Reyna Queen Helen daw siya. Nasabi niya, darating ang araw, ibibigay ang pamumuno sa taong may busilak ang puso na tumulong sa mga mahihirap. Wala nang iba yon, Sir Roman, kundi ang ating mahal na FLM. Yun, nakakanamo. FLM pandemic hero natin, mabuhay and God bless Sir Roman and Sir FLM at Queen and King Abdurajak family. Yun, natumbok mo. Siyempre, ang ating pandemic hero talaga. JCD Mamales, Sir Roman, baka pwede din makahingi kay Sir FLM ng salamin. Opo, kung malapit lang kayo sa Las Piñas, pwede po kayong pumunta doon. JPRO, pare, pareho kayo. Naku po, baser yata yun. Emi Subire, tama lahat ng sinasabi ni Maharlika. O, diba? May naniniwala kay Maharlika. Anita Gab, yung bato ni FLM napunta kay Hontiveros. Ganun lang yan. Sabi ni Anita Gab, yung bato daw ni FLM na kay Hontiveros kasi si Hontiveros nanalo. Si FLM talo. Jose Nelson Pastrana, imulat mo ang mata mo, Maharlika. Dilawan na yung First Family, ganyan ang Uniteam. Ginawa ni Imelda kay Ferdinand Marcos noon, nasa Inglaterra siya. Pagpunta ni Marcos noong namatay si Bongbong, natunay na sabwatan ni Imelda kay Queen Elizabeth at Ronald Reagan noong 1975. Gusto siyang saktan, patayin, kaso linigtas siya ng Panginoon. Di mo alam, Maharlika. Yun, nabasa ko yun sa Last Will and Testament na Tagalog. Yung gustong saktan ang Pangulong Marcos. Jose Nelson Pastrana, ginagalit lang nila ang Marcos, Demetro Bundok Garcia yan, si BBM, si Amy Lacson man yan, si Irene Cuangco man yan. Walang Marcos First Family, Maharlika. Ang tunay na Marcos si FLM lang, kaya credit grabber lang yan sila sa Marcos, kaya maging dilawan yan sila, kaya kasabwat sila sa pagpapakulong kay FLM para gatasan ng fake Marcoses. Pag di makalabas, dami pa na katotohanan ang lumalabas dyan. Yun, nadali mo, no, si Nelson Pastrana. Walang Marcos dyan sa First Family, only FLM lang, kahit magpa-DNA pa sila. FLM lang ang tunay. 100% si FLM ang tunay na Marcos, sabi ni Nelson Pastrana. Sabi naman ni Lolita Enad, good morning Sir Roman, pwede po hingi ng tulong operasyon sa contact cataract, please. Ayan, magkakaroon na po yata ng operation sa cataract. Opo. Lumapit po kayo sa FFCI sa inyong lugar. Lolita Enad. Amigargar, panalo naman talaga si Boss FLM sa puso ng mga Pinoy. Tumpak, Amigargar. Pat Sabio. Ibig sabihin, hindi pa nakaupo si President BBM, nakalista na mga iuupo sa kabinete. Walang kaalam-alam ni President BBM ang binoto ng tao. So BBM, alaalang kay President Ferdinand Edralin Marcos Sr., yan ang katotohanan. Si Madam Imelda Marcos at Apo Lakay, maganda ang pagsasama dahil naging governor si Madam Imelda. Alam niya ang dapat gawin sa ikauunlad ng bansa, sabi ni Pat Sabio. Sabi naman ni Maria Pumuto,
Praise Almighty God. Amen. Maria Pumuto, PBBM, basta all members, we hope for everyone of us magkaroon ng kabuhayan, bawat pamilya tiyak walang magugutom. Amen. Erlinda Escanilla, sino po ba si Taning or Tuning? Yung sinasabing Taning, kasi may taning daw ang buhay, nagpunta sa Amerika, sabi ni Maharlika, si Thinking Pinoy po yun. Si Tuning naman ay si Katunying naman. Yun po. Yun ang aking ano ah. Yun ang aking pagkaalam diyan base sa mga pronouncement ni Maharlika. Nati Lapitan Van Beleghem. Nice to hear you again, Sir Carino. I don't know her, babaeng ahas according to Maharlika. I think that babae name Angelina Sumba Bautista, who's untouchable, whatever you like, you can't say no. Daw, ba? Meron niya, sino yan? Angelina Sumba, di ko alam, di ko kilala yan. Ngayon ko lang narinig po yan. Baka nasa behind the scene. Pork Barrel Napoles, complot at advisor daw ni General Katapang. Naku po, naku po. May lumalabas ha, may alam ito si Nati Lapitan ha. Now, Bucor, whose father retired, Bautista daw, very powerful ba talaga ito? So, ingat, ingat, Family Marcos, sabi ni Nati Lapitan Van Beleghem, meron siyang insider siguro, o nag-chismis sa kanya, nag-marites. Adoracion Reyes, di ba nasabi noon ni FLM na umuutang si Lisa sa kanya ng pera, sinabi kay Imelda, siya daw ang galit na di may bigay iyong pera dahil nasa abroad nga. Hypocrite sila, nay. Tiwala ko kay FLM. Binoto ko siya. Ayan. Naubo tayo. Sa electric pan. Ayan, uminom muna tayo ng konting tubig. Konti na lang to. Karl Marx, ang dami ng pera nyo. Samantala kaming may hirap, di pa sa kahirapan, walang pambili ng bigas, asin at bitsin, in other words, pagkain sa mesa at paggawa ng bahay, kubo para may matuluyan kami na lalo ng namumulubi dito sa squatter area. Ayan po, yung ating topic kanina. Squatter area ay bibigyan ng pabahay. Pero alam ko, magmembro ka ng Pag-ibig. Rebecca Abreu, inggit lang yan. Kau naman, Maharlika, kay BBM, Attorney Vic o Epelisa, sino matimbang kahit magdadakdak ka dyan, mas matimbang ang asawa. Gloria Maranan, clear na po ngayon. Rita Mercado, si PBBM ang may diferensya, wala siyang kwenta, sayang ang boto ng taong bayan sa kanya, wala siyang dignity, sabi ni Rita Mercado. Sabi naman ni Guy at Guy, tinumbok na ni ex-president PRRD na si FL ang mga ang babaeng ahas. Binabanatan nang todo ni Miss Maharlika ang babaeng ahas. Ba may pronouncement ba si Pangulong ex-president Duterte? Di ko pa na ano yun ah. Di ko pa narinig. Gay at gay, paanong babangon ang Dilawan para naupo sa pwesto at sila ang bumangon? Yun, babangon muli. Kaya nga eh nagtataka ako bakit yun ang slogan ni BBM noon na babangon muli. Ang dumapa lang naman mga Dilawan eh. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte ay maganda naman. Kaya nagtataka ako bakit yung slogan niya na babangon muli. Yun, dumapang Dilawan, yan na, babangon muli. Yun ang aking ano rin dyan, gay at gay. Bakit nga Dilawan na may bahid ang pagkatao ang ibinalik sa gobyerno? Yun na nga, babangon nga sila. Marbina Corpus, stop it, Maharlika. Ayaw niya kay Maharlika. Ito naman si... Ayan, ang huling mensahe. Ang Clara Rita, dapat tumigil na lang si Maharlika sa pagsasalita sa social media. Lalo lang napapasama ang First Family kung talagang may malasakit siya sa Pangulo. Hindi po yan. Kailangan po may mag-criticize kung may mali. Dapat baguhin sila. Baguhin nila. Pero ang napansin ko po ay parang tumahimik si Katunying at saka si Thinking Pinoy sa mga pagbabalita, yung inuunahan ba. Ayan, parang tumahimik sila, nag-ano sila ng ibang ano, ibang nag-divert sila ng ibang content.
Ayan po mga guys, at hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carreño LTV. Lagi lang sumusuporta sa ating pandemic hero, Francis Leo Marcos. Ako'y magbabalik.